Ilokikan. During said meeting, Abaryo called me and asked me to talk to them by phone. During our conversation, Punichin asked me to help release said shipment and said vernacular, huwag ikaw matapot kasi sila man Scorpio, Polong Duterte at Mike Ilang ang may-ari ng shipment. Sa mga bago pa lamang sa aking channel, subscribe, like, and comment. Charlie Pinto from Bigan City, Ilocosur. Salamat po. Yamanak. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this congressional inquiry, so help you God? Sa mga bago pa lamang sa aking channel, subscribe, like, and comment. Charlie Pinto from Bigan City, Ilocosur. Salamat po. Yamanak. Ako po ay ngayon pong August 7 is my 6 years nung mahuli po yung magnetic lifter sa custom. September, I think, kung di po ako nagkakamali, was my 6 years when I was cited in contempt in the Senate. Kaya pag binilang ko po, halos 6 years na po akong pinahihirapan sa kulungan. Hindi ko po mailabas ng todo ang aking hinaing. Dahil sa Senado pa lang, pagkahuli namin ng magnetic lifter sa customs pagdating ko sa Senado, tinutukan ako ni Poncio Pilato. Yan po ang totoo. Nahuli po namin ang magnetic lifter with Shabu sa Manila Container Port together with PDIA. Then, kasama ko po si Colonel Pardo, Director of the NCR PDIA. Kasama rin po namin si Colonel Asierto. Kami po ang nagbuo nito para mabuo ang malahat at maayos at mahuli ang illegal na truga dahil yun po sa utos din sa akin ng director ng CIS where I belong. Ako nga po pala si Jimmy Guban, intelligence officer ng Bureau of Customs before. Then I was also designated as the chief OIC of the CIS Port of Manila. Ako ngayon ay si PDL Jimmy Guban with prison number 8223P5046. Masama po pala manghuli ng illegal na druga sa loob ng Bureau of Customs. Sumunod lang po ako sa utos ng pamunuan dahil noon po ay katatapos lang natanggali ng pinuno ng Bureau of Customs. Pinalitan na galing sa PDIA na ang pangalan ay si Commissioner Isidro Lapiña. During that time, Your Honor, operatiba na po ako, organic pa akong operatiba ng Customs Intelligence and Investigation Service. That is 17 years. Marami pong inuuto sa akin, marami pong reports na nare-receive namin that is still nandoon ang mga tao ng First Family at pati sila ay nag-iimpluensya. During the first few months, Your Honor, malami na pong nawawalang containers sa Port of Manila, sa Taguluan, MICP, missing. Even in our intelligence report, we received already about 7 to 10 containers loaded with shabu. Isa ho itong magnetic lifter na isiswing nila na hinabol namin, inayos ko because I was din checked. May aksiks na ho ako sa E2M. Nakuha po namin positibo, nag-joint press release ang BOC Commissioner at DG ng PDEA sa loob ng Bureau of Customs. It was a good accomplishment. Your Honors, pagdating ho sa Blue Ribbon Committee, nagbago. Denied before the Senate Blue Ribbon Committee, may tumawag sa akin, hindi ko kilala, nag-ring ang cellphone. Another ring, may kasunod na text, nagpakilalang si Dismangawang. Dismangawang is our collector, deputy collector during the time sa Port of Manila. Nagpakilala siya, kaya sinagot ko, pero hindi ko kami yan magkaibigan as an employee of the Bureau. Sinabi niya na ang tumatawag sa iyo, si Paring Bini. Kausapin mo. Si Paring Bini. I am referring to Mr. Bini Antiporda. Kausapin mo kung ano pa magagawa sa kargamento. Sinagot ko agad siya. Madam, sorry. Trabaho, huli na yan. Accomplishment yan.
Your Honors, pagdating po sa Senado, sa Blue Ribbon Committee, nag-hearing, after the hearing, sinite kagad ako, I was cited in contempt. Dinala ko kagad ako doon sa kwarto. Gusto ko kong magpahinga. Tiningnan ko kung anong pwede kong magawa. Dahil mali pala ang magtrabaho ng tama. May sumunod po sa akin na kumapok. Sabi ko, siguro ko may tutulong sa akin. Nagpakilalang, teka, Blue Ribbon to. Buksan mo pinto, babae. Sana po makuha natin ang CCTV. Nakita ko po staff ng Blue Ribbon. May sumunod po sa kanyang pumasok diretso sa kwarto ko. Tuloy-tuloy po akong tinuturo, dinudoro. Jimmy, pag binanggit mo ang pangalan na to, pag binanggit mo to, mamamatay ka. Lalo na kung makarating ka sa Pasay City Jail. Di tatagal ang buhay mo. Divorce, Your Honor, sinabayin niyo pa pati anak ko. Alam namin kung nasaan yung anak mo sa Makati. Madaling kidnapin yan. Your Honors, alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw niyang ipabanggit? Na halos doon pa lang gusto na ako sipain, bugbugin. Si Pulong, si Mans, si Mikey Liang, at ang sabi niya pa, mga kaibigan niya ni Benny, Antiporda, magkakasama yan, hindi mo ba iisang pamilya yan, palagi yan sa Malacanang. Official pa yan ng National Press Club, Press Club. Si Mikey Liang, doon po lang din nga po nalaman. Your Honors, halos hindi ko humatantya na intelligence report namin ay doon palang validated na may mga trabaho si Mikey Liang at ang kanyang kaibigan ng illegal na droga. Halos, sabi ko, Diyos ko, akala ko trabaho lang to. Your Honor, doon pa ako nag-isip ng magnetic lifter loaded with shabu. Your Honor, before the time nung ma-apprehend namin yung container, may kasama akong si Hernan Abaryo. By the way, Your Honor, ang may-ari niya na Bicaba Trading, ang consignee na yan, ang may-ari ay Tiga Calapan, Oriental Mindoro. Meron akong kasama na Tiga Oriental Mindoro. Magkasabay, nalaman ko kagad kung sino si Mr. Bicaba Trading, Bidasto Cabral Barakil. Dahil si Hernan Abaryo ay Tiga Roon, na-check niya kagad kung sino si Bidasto Cabral Barakil. Ang pamilya ay nandun lang sa... Ang pamilya ni Hernan ay Tiga Roon sa Calapan City. Si Mr. Barakil ay nagtatrabaho lang bilang traffic enforcer. Parang hindi po nag... Parang normal na normal lang. Na yung importation ay kay Mr. Bidas. Ang consignee ay Bicaba Trading. Your Honor, yun pong tatlong yun. Nakuha po yun ng PDEA. Invited by the PDEA or arrested. It was only presented once sa scene. Umamin sa scene, takan niya yung kargamin ko. Gamit, pinakiusapan siya ni Mr. Ponichin. I'm sorry, Your Honor, wala pa akong copy. Nagaling po. Inamin, may ebidensya, yung tatlo lang muna. Bakit nila winala hanggang ngayon? Anim na time po ako nagsasuffer sa kulungan. Ang tukhanga, double barrel, kunti lang na droga. Kulong kagad, patay kagad. Nasaan itong tatlo? Si Mr. Bidasto Cabral Barakil, Lagrimas Katipan, Emily Lukigan. Ang alam ko yung itsik, pinakawalan din nila. Ibabayolit ko. Conspiracy to import? Or yun ang grand conspiracy na linisin ang pangalan ng Pas Family at si Mikey Liang para pagsalitain pa ako at papirmahin na ang kasama doon sa importation na isang politiko na kalaban nila na hindi ako pumayag dahil sabi ko walang alam yan. Hanggang ngayon po,
malinaw. Basahin ko man po ang testimonya ko hanggang ngayon. Magaling pa siguro po ang kunti kong memory card. Hindi ko po makakalimutan kung paano ko sinakripisyuhan yan. Mga containers na nawawala hanggang ngayon hindi iniimbisigahan. Napakasakit po mga kalagalanggalang na kongresista at sa iba pong mga resource speaker dito. Andito po ako, I am seeking for truth and justice. Nothing less, nothing more. Thank you, Your Honor. Jimmy, kung ano ang posisyon mo sa Bureau of Customs? Ako po ay isang Intelligence Officer 1, as yun po yung item ko. But during the time, I was designated as the OIC Chief of the CIIS, Customs Intelligence and Investigation Service, Port of Manila. Ilang taon kang operatiba sa Intelligence sa Bureau of Customs? I was with the Bureau, Your Honor, for 17 years. Hindi po ako umaalis as Intelligence Operator, Intelligence Operative. Pwede bang mabasabi mo sa committee ito, ano ang rason bakit ka nakakulong? Your Honor, ang ganda ng intensyon ko po. Dahil sa utos galing sa taas ng bagong administrasyon ng Bureau of Customs, kinuli lang po namin ang magnetic lifter na may lawang shabu. Ilokigan, during said meeting, Abario called me and asked me to talk to them by phone. During our conversation, Punichin asked me to help release said shipment and said vernacular, huwag ikaw matapot kasi sila man Scarpio, Polong Duterte at Baikilang ang may-ari ng shipment. In the early part of 2017, during my meeting with a certain alias Henry, a Chinese national known importing of various goods in Bureau of Customs, he introduced to me Counselor Nilo Abelliera, known as Small Boy. In the said meeting, Small told me that he is the business partner and trusted man of Michael Yang, Polong Duterte, the son of then President Rodrigo Duterte, and Attorney Man Scarpio, the husband of then Davao City Mayor Sara Duterte. In that, as their business partner and trusted man, he was tasked to facilitate the release of shipment from the Bureau of Customs, which according to him were usually pants and clothes, agricultural products such as sugar, rice, and vegetables, among others. I think the appropriate Senate committee to conduct an inquiry in aid of legislation into the alleged shipment of 6.8 billion worth of shabu is smuggled into the country in the possible lack of coordination among the Bureau of Customs, the Philippine Drug Enforcement Agency, and the Philippine National Police by Senator Emmanuel D. Pacquiao in PS Resolution Number 849 to conduct an investigation in aid of legislation on how a shabu shipment worth 6.8 billion managed to enter the country to the Manila International Container Port and slipped through the inspection of Bureau of Customs by Senator Trillanes, Ontiveros, Trillon, Aquino, and Dilima.